Sa siguro. Team at 17. Damn. Ayan mga kaibigan, hindi pa po ito gumagana pala yung elevator natin. So, kasi ginagawa pa. So, hindi natin maakyat yung roof deck kasi may ginagawa din. So, let's say mga siguro mga next 2 months or next month, baka pwede natin akyatin yun. Pero papakita ko lang sa inyo mga kaibigan ha, gano'ng karami ang elevator dito. Diba? So, isa, dalawa, apat, diba? 6th floor pa lang ito. O, 6th floor. So, isipin mo, ang daming elevator nito. So, lahat yun sir, ano yan, sabay-sabay nag-anohan yan. Lahat dumadaan sa isang ano. Kasi meron kasi mga building na minsan yung kabilang side lang. Ito kasi, synchronized na para ata lahat ata, isa na lang. So, mamili ka na lang kung ilang saan ka dito ko. Kung trip mo talaga sumakay sa elevator dito, mag-enjoy ka dito kasi ang daming elevator dito. Tsaka ito pala, yung likod nito, yung dating mga pabahay din. Oo, yung sa gobyerno, sa national government. So, along the highway, makikita mo rin dito yung skyway. Ayan, sa side na yun, ayun o, yung skyway o, ayun. So, hindi natin mabuksan to kasi yun nga may ginagawa rito. Pero, ito siya sabi ko sa inyo, ang dami talaga elevator dito. Ngayon, hindi tayo makaakit sa taas. At least, naikot lang natin itong area na patapos na. Actually, tapos na nga. Actually, nilalagyan na lang to ng mga siguro, mga gamit na lang. Maglalagay siya dito ng demo unit. So, ngayon mababa tayo, punta tayo ng swimming pool. Yung nakita nyo kanina. So, pasensya, medyo maingay ha kasi may ginagawa pa. So, at least nabisita natin to. Pasunod balik pa natin ang drone to para at least mas makuha natin lahat. Ayan. Mga boss, magandang hapon. Sana all. Yun o, kumakanta po. Oh, akala ko swimming pool to, di pala. So, dito tayo sa may swimming pool. So, ganun talagang Pilipino, talagang masiyahin, marigalig. Kahit may mga problema yan sa budget, pero matutuwa pa rin yan, masaya pa rin yan. Diba? Tama pa rin, no? Yes, may gusto ka bang batiin, pare? May gusto ka bang batiin dyan? Yes, sir, like. Oh, hindi. Record lang tayo. Sir, mga taga-Tarlac dyan, sir. Yun, sa mga taga-Tarlac dyan. So, sana all, nandito yung... Mga taga-Tarlac, sir, mga nagtatrabaho rito. Pangalan mo, pare, pangalan. Para sa pamilya, Roder Roldan. Ayun, so... Pare, panoorin mo sa YouTube to mamaya. Channel Reds, pare. Ayan, so, dito mga kaibigan, hindi ko na alam to. Hindi ko sure kung ano to, ha. Baka siguro isa sa mga tambayan lunch, ayan. Then, eto, kulay blue. Blue na blue. Pare, dalawang kulay to, pare? Dalawang, 2 tone ba to o isang kulay lang? May ano pa yan, sir, may kulay pa yan. So itong blue na to, yun yung main color niya. Okay. So yun dapat naakitin natin. Kaso nga lang talagang may ginagawa pa doon. Tsaka yung elevator doon. Tsaka hindi namin kakayanan akitin yan. Ilang floor pa yan? 6 floor pa kami. Nasa 22 to lahat, di ba? Oo, di ba? Sakit sa bangs. Pagdating mo doon, diet ka na. Pagbaba mo, gutom na gutom ka. So sana all. So alright, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Di ba siya sabi ko nga, kayang gawin, kayang gumaya ng Pilipinas. Actually, walang mali sa panggagaya kung tingin naman natin nakakatulong sa kapwa. Yun ang sabi ni Yorme. Hindi malabong maging Singapore ang Pilipinas. It's a joke, sabi ng iba. Pero it depends how to execute it. For example, si Yorme. Kaya namang gawin ni Yorme ng mabilisan. Bakit hindi kaya ng ibang politicians? Hindi naman tayo nagko-question sa ibang politicians about their characteristics. Kanilang character, how to do it, or kanilang karakas, paano gumawa ng isang proyekto. Pero marami kasi mga politicians actually in reality na puro lang salita. Puro lang salita, wala sa gawa, di ba? So, by the way, ayan, ito, sa tulong ni Mayor Rahani na pinagpapatuloy nila mga proyektong ito, ni Vice Yul Servo, mga konsehal, mga admins natin, City Engineering, and shout out din pala sa kay Ken Balboa, ayan, ng ating City Engineering, kay Angel Andres, lahat po ng tumutulong dito sa City of Manila. Ayan, so ito na yung pinaghirapan nyo. Ito na yung magiging output ng proyektong ito. Nakikita nyo, napakaganda ha, no? Fairness ha. Totoo lang.
Ayan, so ito yung swimming pool. Baka ito ba parang hindi naman to pang kiddy, medyo malalim-lalim to. Baka sauna. Baka sauna ito. Baka yung may mga bula-bula no, sir no. Oh. Diba ikaw, sir? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, sir, na magkaroon ng gayong pabahay, ano sa tingin mo? Ano masabi mo? Okay naman yan, sir. O, isa ka ba, sir, sa nangangarap na ang gobyerno natin magbigay na pabahay sa ating mga simpleng mamamayan? Oo, sir. Oo, di ba? Patutusin na, sir, ngayon sa Manila, sana all, di ba? Sana all. So, anyway, ito, mga kaibigan. Ayan. Ano yan, sir, sa gitna, sir? Yung parang... design yan nila yung design. So, ang ano, sir, hollow yan, parang siguro baka pwedeng mag-event dyan, no? Parang gano'n, no? Ano yan, sir? Yung parang hallway yan, hallway. Ah, okay. So, nalagyan pa ng salamin yan, for sure. Ay, hindi ko pa sure, sir. Wala pa akong idea. O, baka siguro lang. O. Puro tayo nang uhula dito, sir. So, katulad yung mga design yung mga gano'n, no? Ah, okay, sa mga parang ganyan skyrise na yan. Oo. Ayan mga kaibigan, sa nakikita nyo, no? Hindi po at Manila. Ito Makati nata ito, no? Makati, Mandaluyong. Ito Mandaluyong. Ito yung Makati. The rest nyan, Pasig nata sa side na yun, eh. Oo. So mga kaibigan, na nakikita nyo po mga high-rise building na yan, hindi po yan government. Puro po yun private na yan. So nakikita nyo mga negosyo dyan, mga opisina, mga condominiums. O yun, so alam nyo yung presyo nyan, mamahalin yung presyo nyan. So talagang sakit sa bang sa mga presyo na yan. So siguro di bababa ng 2 million ata isang condominium, depende sa location. Like for example, Mandaluyong, Makati, medyo mamahalin yung pwesto dyan. Di ba mga boss, no? Oo. Oo, di ba? O yan, no? Kanina, nabibidyoan ko na ito kanina. Chill-chill lang, break time eh. Kamusta pare? Kamusta trabaho? Mabuti naman. Pare, nagagandahan ka pa sa building na to? Oh, maganda yan. Eh pare, kung ikaw mabigyan nito pare, anong masabi mo? Sana all. Oh, sana all. sana all, no? Oo, sana all. Pare, isa ka ba sa nangangarap, for example, mabigyan ng ganito? Siyempre naman, tayong lahat siguro may pangarap na. Mm. Pero ito kasi sir, ang ano nito, building na to sir, hindi ito magiging sayo. Kumbaga parang ibinigyan ito ng gobyerno para may materhan ka. Then, yung ibibigay mo dito ng bayad, actually, ano yung maintenance. Oo. So, para sa akin naman, no, okay naman, okay yung kasi magrenta ka, magkano renta ngayon? Ang mahal ng renta ngayon. Ang liit lang ng pwesto ngayon, magkano aabutin? 6,000. Siguro makakuha ka na 500, siguro kasi laki ng bahay ng ibon yun. Dami nga, sir. 3,000 ron, parang kulungan ng aso. 3,000, saan ka ba natira, sir? Sa Quezon City. Quezon City pa? Opo, ang liit ang bahay ron, sir. Ano yun? Squatter o ano? Squatter po. So 3,000 yun? Opo. Depende po sa bahay, sir. May 2,000. Kaso pag 2,000, medyo maliit po talaga. Tapos yung CR. Kailan tayo ng tao yun? Isang bahay, kasya? Kung ano na, sir. Minsan, 4. Pero kung mga 6-7, ano? Pwede na po. Oh. Kung 6 po, sir. Kung matutulog, sir, tayuan na po. Oo. Oh. Pare. Hello, pare. Hello? Pare, okay na pare. Ah, okay na, dito na ako sa loob. Ng Pedro Hill Residences. Thank you pare. Inassist na ako ni Ken, napatulong ako kay Ken. Okay, salamat pare, ingat ka pare. God bless pare. Ayun. So, alam mo ba sir, ang magiging upa nito, actually hindi siya upa, parang maintenance lang, maintenance fee. Pero yung bahay, tsaka pwesto, hindi mapapasayo. Kumbaga, binigyan ka ng government na pagkakataon na makatira rito, pero... Ganang balita yun, sir. Tapos, ang mangyayari niyan, kung gusto mo mag-stay, tuloy-tuloy ka. Kung gusto mong umalis, yung 2,000 na binibayad mo monthly, pwede mong kunin yun, kukuha lang na ata ang government na ilang percentage dun. Siyempre, may maintenance, di ba? So, sir, 2,000, ito nakaganda yung bahay mo. Sige, sir. Kanta ko, sir, kahit matupayos, papahit mo muna, sir. Kung bibigyan ka dito, ba't hindi, no? Okay. Mag-uupa ka ng 3,000, liit pa, no? Oo nga po, dyan, sariling CR mo na, sir, eh. Doon sa amin, sir, putang... Napamura pa. Oo, mag-CR ka, sir. Pahirapan, sir. Pahirapan? Yung iba, sir, kahit tapos na, alam lang haba ng pila. Putang, inaayot lagang lumabas. Kaya, napamura pa. So, pero ito, sir,
Anong masasabi mo, sir, sa idea ni Isko Moreno dito, sir? Sa ganitong klaseng pabahay. Maganda po yung idea na, sir. Nakatulong po sa mahirap, sir. Ito kasi, sir, kung may bakante pang mga liyote, plano kasi dapat ni Yorme, ni Mayora, at ang lungsod ng Maynila, padamihin pa yung ganito. Kung sa tingin mo, sir, kung dadami ito, mas malaking tulong ba sa ating mga mahihirap? Opo, sir, malaking tulong po yun, sir, para sa mahihirap, sir. Tulong po sa akin, sir, mahihirap, sir. Sa isang araw, sir, makakain lang po sa tatlong... Two beses? Opo, sir. At least nakakain ka sa tatlong beses, opo. No? Mm. So, ano po probinsya mo, sir? Mindanao po, sir. Mindanao pa? Opo. Oh. Paano, sir, kung nangyari ito sa buong bansa, magkaroon ng ganito? Sir. Yung national government magbigay ng ganito? Swerte po, sir. Swerte, no? Opo. Swerte yung tao mapiling na mabigyan yan, sir. Tsaka ano, no? Simple lang, titingnan mo, pero ang luwag sa loob. Opo. Dalawang kwarto pa. Opo. Two bedroom yung taas, sir, eh. Oo. Two bedroom, di ba? Opo. So, nung nakita mo itong ginagawa ito, napabilib ka pa? Opo. Kasi nung nakaraan, sir, binito sa magkasama ko, sir, para doon sa itong, ano, sir, mahirap. Ang swerte naman kung mapili yung mabigyan din, sir. Sana magkaroon ako ng ganyan, sir. Sana sa buong Pilipinas, sana, no? Opo. So, anyway, sir, maraming salamat. May gusto ka bang batiin, sir? Wala po, sir. Wala. Paano yung ex mo? Ayaw mo batiin? Yung mga ex mo na iniwang ka, ayaw mo batiin? Di na po, sir. May anak ka na ba, sir? Opo. Ilang po anak mo? 5 po, sir. O, kamustahin mo rito? Nasa Mindanao po, sir, eh. Oo, makikita nila yan. Oo, basta batiin mo. Debate ko po yung anak ko sa nasa Pangasinan. Nak, kumusta na po kayo dyan? Oo, nasa Pangasinan yung lahat ng anak mo? Opo. Yung 5? Yung 4 na, sir, yung isa, sir, matay po nung lockdown, sir. Bakit? Alam po, sir, may hydro po. Ah, condolence. Opo. Babae, lalaki? Babae po. So, panganay mo yun? Hindi, yun yung pinakabunso ko po, sir. Ah, condolence, ha? Opo, salamat po, sir. Pangalan mo ulit, sir? Jewel po. Jewel? Gago. Nice to meet you, sir, ha? Opo. Condolence, sir, ha? Opo. So, ayan, so, eto, si Kuya, kumikita ng medyo mabababang sahod. Tutusin, di ba, sir? Opo. Pero kahit paano, itong construction na to, mas maganda siguro swelduhan rito. Opo, sir. Kaysa nagtrabaho ka sa ibang mga, like, construction sa ibang mga kumpanya, no? Opo. So, anyway, sir, maraming salamat again, ha? Opo. Ingat ka, ha? Opo, sir. Salamat din po, sir. Walang anuman, pare. Opo. Sana, pare, kung mabigyan ka ng Panginoon natin ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong pabahay. Oo nga po, sir. Sana nga po. Di ba? Opo. Ikakatawa ng pamilya mo yan, sigurado. Ako, sir, nakitira lang po sa kapatid ko, sir, eh. O, tapos nangungubahan pa. Opo. Tapos yung CR, nag-aagawan pa. Opo. Yung CR, sir, sa kabila, sir, 7 bahay gagamit, sir. Sa isang bahay, minsan 4, 3. Paano kung magsusunod-sunod yun? Paano yun? Oo nga po, sir, kung emergency po na natayag ka, sir, Okay, yan. Yun ang typical na kwento ng totoong buhay. Oo. Parang talaga magpahirap, sir. Sige lang, okay lang yan. Importante may pangarap, pare. Opo. Iyakan mo naman. Oh, kailangan mo umiyak. Sige, salamat, pare. Salamat. Ingat kayo, ha. So, anyway, again, narinig nyo yung kwento ni Kuya. Diba? Simpleng mama yan. Nakangarap din ang pabahay na ganito. So, kanina ko pa kinikwento, swimming pool po, ayun, sana all may swimming pool. Sana all nga may swimming pool. Di ba? Sa ibang pabahay kasi, parang wala eh. Sa Pedro Hill, sa may Tondominium, Binondominium, wala pong swimming pool. Pero alam ko, San Lazaro, San Sebastian, at Pedro Hill Residences, merong ganito, may swimming pool. So, sana all again may swimming pool. Di ba? So, hindi ka na pupunta sa iba, hindi ka na pupunta ng ano, magrenta ka pa kung saan-saan. Dito pwede na. At any moment, pwede ka na mag-swimming dyan. So, by the way, this is Channel Legend. Again, ito po yung update natin po dito po sa Pedro Hill Residences. Sa lungsod po ng Manila, again, napapasalamat po tayo sa Engineering Department, especially kay Engineer Andres, ayan, kay Engineer Randizada, kay Architect Balmore, sa lahat po ng bumubuo ng Engineering Department, kay Mayora Hanila Cuna, kay Vice Yul Servo, sa Konseho, anyway, and kay sa ating pinakamamahal na Yorme Isko. Yorme, thank you po sa ganitong ideas, sa ganito pong plano, which is na ito po ay ginagaya po natin sa ibang bansa like sa Singapore na magkaroon ng ganitong mga klaseng building. Bakit? Ito na lang po talaga yung remedy sa sobrang liit po ng espasyo na meron po sa lungsod. Ito po yung high-rise residence. So anyway, maraming salamat po. Mag-ingat. Sir, God bless po. Channel Reds, sir? Channel Reds, pare. Ano yun? Channel Reds. Channel Reds? Oo.
Oh, no. So, sir, ano bang gagawin ho dito, sir? Waterproofing. Ah, ano yun to? Parang, ano siya? Parang open space lang. Ah, parang tambayan? Oh, tambayan. Chill out. Oh, pwede pa chill out dito. Papatanggal ng stress, sir, no? Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Eh, katulad niya, may kasama ka pamilya mo, pwede mo palaruin mga bata rito. Then mo sabi, baka lagyan din itong palaruan ng mga bata to. And then, may swimming pool pa. So, all in na. Parang nasa private condominium ka lang, di ba? So anyway, maraming salamat again. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-update. Ito po yung aking update ngayon sa proyektong ginawan ng napakabongga, di ba? Napakagandang proyekto dito po sa lungsod ng Manila. Again, this is Channel Reds. Ingat po kayo. Maraming salamat po. God first Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po tayo. May aabangan po tayo. Abang-abang lang. Soon, ikakatuwa nyo itong mga scoundrels. Ingat kayo. Maraming salamat. Parang alright, ayan. So mga kabinga, papakita ko po itong side na to. Ito po yung skyway, ha. Ito po yung skyway. Ito yung Osmeña. Diba, tama ba? Osmeña Highway. O, tapos yung skyway na to. Ito yung bagong gawa na din ata to. Almost, ilang years na nito? Mga 5 years, 6 years. Kasi ito yung bagong daan niya. May pababa dyan, diba? Masayad na yun, may pababa dyan. So kung babaybayin nyo po yan, papunta po ng Quezon City yan. Galing po ng Laguna. Dito yan. So anyway mga kaibigan, ito po yung nakikita nyo yung nakaharang huto, yun po yung lumang pabahay ng national government. So natagal, sa sobrang tagal na ho, parang sa GSIS ata to, hindi sure kung sa GSIS to, pero national government po nagpagawa ng pabahay na to. So i-compare natin mga kaibigan, no? It's been how many years na rin itong building na to, pero makikita mo na talagang napabayaan at hindi na maintain. Not like sa building na to kasi bagong bago, at makikita mo yung difference. Ikaw pare, opinion mo lang pare, anong masasabi mo sa building na to? Na sir, luma na sir. O, tsaka talagang gamit na gamit na, no? Kaya na. Ito pare, sa building ito, masasabi mo rito? Ito, okay naman to sir. Eh, nakita mo ba yung loob nito? Okay. Yung kwarto? Okay. Anong masasabi mo? Ayos naman po, maganda po. Gusto mo magkaroon ito? Okay. Ayan, so balik tayo, no? Wala pa yung audio natin. So, anyway, ayan, nakita nyo po ang differences ng building sa ngayon na ginagawa sa lungsod. 21 kasi may rooftop to eh. Bilang nito 22 daw sabi. Pero siguro I think mga sa 21 na talaga to kasi naging bilang yung rooftop eh. So ito talaga ang solusyon na dapat ginagawa ng national government through all out the city, especially sa Metro Manila. And ito din dapat gawin sa mga rising cities like sa mga provinces na magkakaroon na rin ng mga community na medyo nagiging crowded. So isa sa mga naisip ni Yorme, no, na gumawa ng ganitong klaseng high-rise building para ma-accommodate yung mga kababayan natin na naghahanap ng tirahan o walang maayos tirahan at mabiglan ng magandang lugar o matutuluyan. Kasi isa sa mga pangarap ni Yormes nung siya ay walang wala ay pabahay. So ito, itinupad niya hindi lang para sa sarili niya. Actually, lahat ng gusto niya sa sarili niya, nakuha niya na. Ito naman ngayon, ibabalik niya sa taong bayan upang tumulong, at ito ang nagiging output ng proyektong ito. So anyway mga kaibigan, ayan po ang lumang pabahay ng national government. So bababa tayo. Hindi ko lang sure kung makakalapit tayo doon kasi yan kasi sarado yan kasi property po ng PNR itong side na to. So ayan, highway na ho yan, yan yung skyway. So yun nga, hindi tayo makaakit sa taas. So sorry, dahil nga ginagawa pa, may hindi pa tinatakos pa sa may elevator. So susunod, balikan natin to para makita nyo more ang location na to, itong Pedro Residence. So ayan mga kaibigan, ito pa yung update natin dito. Again, the difference. Hi. Ayos ka lang. Ayun yung bata lang itay doon. Hindi ko lang makita. Ha? Oh, makita ko doon kanina eh. Pero nakasarado kasi yung ano. Mas maganda kasi yung ganitong open view. So, ayan mga kaibigan. The difference between the old projects and the new project, national government and local government project, which is may tulong din naman ang DPWH dyan. Ayan, so I hope, no, I'll pray
Itong mga building ito mapapalit ito balang araw ng mga high rises din. 'Di ba? So, anyway, maraming salamat po at ikot tayo. So, anyway, ayan, ito po yung differences, especially dito po sa lugar na to. Nakikita nyo, ito po yung release ng PNR. Ang pagkasabi, ito from the sources din, gagawing elevate yung release, kumbaga tataasan, parang katulad sa LRT. Oo, ayan. So, ito parang katulad sa LRT tsaka MRT. So yung gagawin din sa PNR, i-elevate po to. So ang sabi nga daw, itong mga posted na numeral ko, possible daw ito ay matanggal. Tatanggalin o siguro ayusin. Kasi ito yung one of the biggest project ngayon ng national government, yung rehabilitate itong PNR. So kaya nag-stop yung service na PNR for now until how many years ata? 5 years? I'm not sure, no? Pero ito po yun. So, yung sinasabi ko po pabahay kanina, from there, yung sa isa, dalawa, tatlo, yung pang tatlong poste, pang apat na poste, ha. Yan, puro po pa pabahay, yan yung mga lumang pabahay. Parang same sa GSIS na mga pabahay. So, sa tagal na ho ng panahon, makita mo po ang differences. Talagang, hindi niya maayos tingnan. Magulo. At siguro, alam mo naman, sa gobyerno minsan, honestly, hindi na may maintain yung mga building na inapapatayo. Actually,